Kasi yung unang-anak kita, baka magpusihin si kasi I'm very very sorry. Ah, ginawa, magandang balita. May nangyayari na. Uunahin ko na agad ang disclaimer para rito kay Carl TC. Hindi niya naman di umano sinabing mahina si Kosei kumpara kay Eman. Pero ang ibig niyang sabihin, matagal na kasi talagang kasama ng RSG si Eman, kaya malamang mas lamang talaga ang chemistry ng RSG kung siya pa rin ang gold laner. Medyo nagwo-worry kasi itong si Carl TC na kesyo baka mag-content na naman daw si Inspi at tila maiba ang pagkakain din ng mga tao. Pero yan ha, to be fair, nauna na ang ating disclaimer mga kabatang. Pero balagbag lang naman kasi ang inabot ng RSGPH nang sila nga ay nagkatapat ng echo sa RG. Pero ngayon palang uunahan na kita, iba ang RG at iba ang mismong MPL. Pero teka, kamusta kabatang? Balita ko, gusto mo ng kwento ha? Itabi mo at ako na, kaya ano pa ang inaantay natin? Umpisahan na yan, tara! Unang-una, halos lahat ng mga kakupunan natin ngayon ay nag-aantay na lang ng dalawang araw bago magsimula ang MPLPH regular season. At syempre bilang isa sa nagsisilbing banding nila sa tuwing natatapos ang scrims, abay walang iba kundi ang pagra-rank game. Kumbaga siguro nasa 70% lamang ng lakas ng nilang timang mismong inilalabas nila sa rank game at yung 30% ay mas gusto na lang nilang mag-enjoy muna sa pag-RG. Pero dito nga ay sumakto namang nagkita ang Echo at RSGPH na kung saan ito na nga ulit ang muling pagkaharap ni Carl TC at Demon Kite matapos ang MPLI. Na kung saan sa MPLI nga, kung ating matatandaan ay halos parehong gigil ang dalawang team na ito na magkampyon, kaya nga nagparaya ang AP Bren sa kanilang dalawa para muli silang magkaharap. Pero sa bandang huli, tila mas pinamalas ng lakas itong RSGPH ang kanilang lakas sa MPLI 2023. Pero ito ay may kaibahan nga syempre, lalong-lalo na sa gold laner nitong RSGPH at yan ang ating pag-uusapan. Dito kasi sa rank game ng dalawang team ay sobrang lakas ng echo laban rito sa RSG at sa katunayan, tatlong beses silang nagkita sa rank game at tatlong beses rin nilang binalagbag ang koponan na ito. Dito ay tila malayo ang agwat ng echo kumpara sa RSG ngayon at ganito na ba talaga kalaki ang epekto ng pagkawala ng isang Eman na ngayon ay nagdodominate na nga sa bansang Indo. Ito kasi ang tila nasabi ni Carl TC na malaki talaga ang kawalan ni Eman para sa RSG na tila ba ang interpretasyon ng kanyang mga kasama o uulitin ko hindi interpretasyon ni Inspi ha kundi ng mga taong nasa background ni Carl TC na siyang nagsasalita. Abay para bang ang lumalabas ay sinasabi ni Carl TC na mas humina ang RSG nang mawala ang kanilang tunay na gold laner na si Eman. Pero ilabas natin dito si Carl TC, maging ang echo at bumasi tayo sa ating sariling analysis. Eh, baka piling analyst yan. At disclaimer, ito ay para lamang sa aking sariling palagay. Totoo naman kasi talaga na sobrang laking kawalan ni Eman sa kupunan na RSGPH. At sa pagkakataong ito, dito ako mag-a-agree muna kay Carl TC. At hindi naman porke sinabi kong malaking kawalan si Eman ay para bang sinabi kong mahina si Kosei, abay walang ganon kabatang. Kundi kung ikukumpara mo naman kasi si Eman kay Kosei na si Eman na natili sa RSGPH magmula MPL Season 8 hanggang MPL Season 12 na ibig sabihin 5 season silang magkakasama at 4 na taon silang bumuo ng chemistry sa isa't isa. Doon pa lang naipaliwanag mo na agad kung gaano kalaking kawalan itong si Eman sa koponan na RSGPH at sa katunayan, kakayanin nga sana nilang kitain yung buyout na ibinigay sa kanila ng BTR kung nanatili lamang yung lineup na ginawa nitong RSG o baka nga higit pa ang kitain nila sa hinaharap. Take note, wala na tayo sa opinion ni Carl TC ha? Kumbaga nandito na tayo sa puntong common sense na lang ang kailangan gamitin kung bakit sayang si Eman at sobrang laking kawalan ng taong ito sa RSG.
Dahil kung isa ka sa mga aktibong nanonood ng MPL ID ngayon, abay malamang sa alamang nakita mo naman kung paano magbuhat ng team itong taong ito at sa katunayan, week 1 pa lang ng kanilang regular season ay nakapagtala na agad siya ng Savage at ng week 1 MVP. Ngayon, tatanungin kita, kailangan mo pa ba ng malalim na explanation para lamang maintindihan kung bakit sayang si Eman na pinakawalan ng RSGPH? At kung tatanungin mo rin ako kung mas better ba si Eman kumpara kay Kusey, abay, pasintabi muna sa'yo Kusey. Pero totoong totoo na mas malakas namang talaga si Eman, no contest, okay? Ngunit subalit, datapwat kayang-kaya maabot itong si Kusey ang lakas na meron ng isang Eman, depende sa kanya kung gaano siya kawiling na matuto mula sa isang magaling na coach at isang malakas na koponan. Siguro, isa sa malaking factor kaya ganito kagaling na mag-gold lane itong si Eman ay dahil nagmula siya sa pagiging isang jungler noon. Kumbaga yung timing na tinutukoy ni Carl TC ay nakuha na lang rin talaga ni Eman nang dahil sa pagiging jungler niya noon. Bisitahin nyo sa YouTube yung Amihan Guardians versus Blacklist International sa Juicy Legends na kung saan palong-palo kung maglingitong si Eman noon pa man. Kaya kung magtataka ka kung bakit sobrang solid tumiming ni Eman sa mga team fight, maging yung pagkuha niya ng pwesto ay on point, abay malaking factor rito ay dahil sa dati niyang role sa Amihan. Ngayon, tatanungin kita kabatang, isa ka rin ba sa nangihinayang sa pagdipat ni Eman sa MPL ID? Dahil kung oo, abay hindi ka nag-iisa. Dahil marami tayo at hindi mo masisisi ang mga taong nag-iisip ng ganito sa ngayon. Dahil isa naman talaga si Eman sa pinamalakas na gold laner sa ating bansa at ito ay pinatutunayan niya na ngayon sa MPL Indo. Pero tayo ay dumako naman sa isa pang pro player na minsan ang naka-team ni Eman sa RSGPH at pareho niyang import ngayon sa MPL ID, walang iba kundi si Irad. Ito nga ay dahil nagbitaw lang naman ng may init na hamon tong si Irad laban sa isa pa nating PH import na si Kyrie ng Onyx Esports. Ayon kasi kay Irad, gusto niya talagang makalaban at makatapat itong si Kyrie dahil ang ibang mga koponan di umano sa MPL ID ay puro mga hyper tanks ang malimit na ginagamit. Kumbaga ang tinutukoy nitong si Irad ay yung mga utility jungler na kalimitan ginagamit ng ibang mga team na kahit naman si Kyrie ay ito rin ang kalimitang ginagamit sa kanilang mga laban. Ayon kay Irad, ayaw niya nga di umunong makaharap ang mga utility jungler o hyper tanks, ika nga, at gusto niyang makaharap ang kagaya nitong si Kyrie na isang magaling na assassin user. Na malamang sa alamang, may kaugnayan nito sa nakaraang interview niya na hindi siya sumang-ayon sa pagbibigay sa kanya ni Coach Vren ng tank jungler noong huling laban nila kontra sa Aura Fire. Ito ay dahil malamang pinag-tank jungler siya ni Coach Vren dahil ang jungler ng Aura na si Gugun ay halos puro mga tank jungler lamang ang ginamit noong sila ay nagkatapat. Kaya malamang gusto niyang makaharap ang Onyx dahil si Kyrie ay ang isa sa mga jungler na posibleng makipagsabayan ng assassin to assassin at dito mo makikilala kung anong klaseng player itong si Irad. Dahil may mga player kasi na hindi talaga namimili sa kung ano ang ipagamit sa kanya as long as ito ang kailangan ng team. Kumbaga counter to counter ang labanan sa pagitan ng mga coach at ang importante ay ang manalo, hindi ang magka-highlights. Sa tingin ko itong si Irad, yung tipo ng player na hindi pa talaga totally naka-align yung pag-iisip sa kung paano mananalo ang team bagkos, nasa punto pa lang siya na kailangan niyang maipakita ang paraan niya ng paglalaro bilang isang assassin user. In short, nasa punto pa siya na parang mas gusto niya pang magpakita ng gilas sa mga tao pero ito ay kabaliktaran kay Kyrie na ang gusto nilang ngayon ay ma-secured nilang panalo sa kanilang mga kalaban. Pero syempre bago natin tapusin ang kwento natin ngayong araw, abay washer out nga pala sa ating mga kabatang dyan sa ibaba, abay dalawang araw na lang umpisahan na ang laban.
Dahil sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna ang ating kwento patungkol sa naging komento ni Carl TC sa pagkawala ni Eman at syempre sa paghamon ni Irad kay Kyrie. Yun lamang po at maraming salamat. Stay updated at parating mag-iingat. Mahal na mahal ko kayo. Legit at big time.